Okay, kung may mga Bible tayo, let's open our Bible sa Acts chapter 2, verse 42 hanggang 47. Pwede ba tayong tumayo minsan pa para basahin natin at bigyan ng galang ang salita ng Diyos? Acts chapter 2, verse 42 to 47. Let's all read. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. 43, everyone was filled with awe, and the many wonders and signs performed by the apostles. 44, all the believers were together and had everything in common. 45, they sold property and possessions to give to anyone who had need. 46, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. 47, praising God and enjoying the favor of the people. The Lord added to their number daily those who were being saved. Let's pray. Father, once again, we humble ourselves before your throne. We acknowledge your lordship in our midst, in our hearts, in our lives, O God. Lord, we want to be blessed. We want to hear your message through your servant. Father, anoint your messenger this morning. And Father God, use him as an instrument of blessing in this morning through the delivering of the message in our midst. Lord, we lift your name once again in this place. We bring back all the glory, honor to your name alone, Father. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. Hallelujah. Maraming nagaganap sa mundong ito na bagay-bagay na if we are not aware, maring magbibigay ng kakulimihanan. Nag-aalburuto yung Taal Volcano, maraming mga lindol na nagaganap. May mga conflicts, hindi pagkakasundo sa mga bansa. May mga tagutom. Actually, sa Pilipinas, crucial ang situation ng eleksyon. Kasi alam po ba ninyo na 13 trillion pesos ang utang ng bansang Pilipinas. Yung susunod na presidente, malaki ang kakaraping problema. Kapag hindi tayo namili ng Diyos, ng bigay ng Diyos na magiging presidente, maulit lang yung problema. Corruption. We're praying for a righteous president. Hello, Christians. Nananalangin ba kayo ng mga Diyos na gobyerno? Kilala niyo na kung sino ang mga Diyos sa mga presidential balls. And yet, sumusunod sa agos kahit Christians kung sino yung sikat. Diba? Crucial. Magluluklok ka ng di mo alam kung sino at ano siya? Anong gagawin niya sa bansa natin? Anyway, dito pumapasok kapag may mga problema ang mga tinatawag na believer, mananampalataya. Itong mga mananampalatayang ito ay gagamitin ng Diyos para magkaroon ng malaking pagbabago sa bansang ito. Amen.
Ang nakakalungkot, baka pati pangalan nyo nakaprenda na. Nakalagay na sa mga tatanggap sa eleksyon. Ano pang pagbabago ang maantay natin? But the good thing, in the book of Acts, nagkaroon ng tagutom. Nagkaroon ng problema sa kapaligiran. Nagkaroon ng malaking pangailangan noong panahon na yon. But the church, the believers, gather because of love. Kaya nga po ang paksa natin, believers, love. Yung pag-ibig bilang mananampalataya. Kung titignan po natin, in these passages, the believers, ang mga mananampalataya, ay random ng bawat isa. Like the Macedonian church, di po ba? Nagkaroon ng malawakang tagutom. Kung natin Ilocano gawat. Noong dumating ang sitwasyon na gaya nito, ang lahat ng mga tinatawag na mga believers na puno ng pag-ibig ng Ama ay nararamdaman. Hindi mo kailangan mag-isa. Hindi mo kailangan magsulo. Dahil ang mga mananampalataya ay bukas ang kanilang mga puso. Dahil ito ay puno ng pag-ibig ng Ama. Believers, ano bang pagkakaiba nito sa mga hindi mananampalataya? Ano ba ang pagkakaiba mo na tinatawag kang believer, mananampalataya sa mga hindi mananampalataya? Anya itirupam kabsat, anya itinagidyatam, kadagiti malingan na mati, kinaapo. Are you with me? Kapatid, believers are excited to worship God. Aren't you? Ito bang araw na ito, ay excited ka na gumising? Woo! Grabe, it's Lord's Day! Ang tanong, naisip mo ba si Lord pagkagising mo? Si Lord ba ang unang pumasok sa isip at puso natin? Sabi ng Biblia, Psalms 122, verse 1, I was glad when they said to me, let us go in the house of the Lord. Ako'y nagalak nung sabihin nila sa akin, tara na, tayo na sa tahanan ng Diyos. Ito yung mga tinatawag na believers. Kasi puno sila ng pag-ibig sa puso na galing sa Ama. Every time magkakaroon ng pananampahan, grabe, nag-uumapaw yung kanyang damdamin, excited siyang naliligo, excited siyang nagbibihis. Why? Kasi alam niya, sasambay na naman niya ang Diyos. This is the believer. Tayo ba excited? Anyan pa po ba kayo? Talo ko kasi hindi ko alam, baka dahan-dahan kayo malis. Ano? Diba? Ikalawa, believers are enlightened by the Word of God. Kaya naman po, punong-puno sila ng pag-ibig ng walang kaplastikan. Dumating ang
salita ng Diyos na nagpalaya sa kanila, sila ay naliwanagan. Sabi mo nga nasa likod mo, I love you, bro. I love you, sis. Baka sabihin ng mga bata, love you. Hello, totoo ba yan? Hello? Totoo po ba yung mga sinasabi natin? If the Father's love, take note, dwells in our hearts. Pag sabi mo niyan, random yan. Kasi kapag wala yung tinatawag na Father's love, mapait yan na salita sa iba. I love you, kunanak. Diba? Kalamang paypayso. Diba? Ganun ba tayo? Church! Believers love, mapapansin natin, they are enlightened because of the Word of God. Ikatlo, they are enjoying. Diba? Ibig sabihin, yung bawat isa ay masaya sa kalooban ng Diyos. Enjoying the will of God. If we know the Word of God, masaya ka na ginagawa ito. Tayo po ba pag sinabi ni Lord na pray always? Nagpipray ba tayo always? Masaya ba tayong sumusunod? Hello? Yeah. Pag ang sinabi ng Diyos ay madali, wah, dali lang yan. Eh, paano pag taliwas na sa gusto mo? Gagawin mo pa rin ba? Nag-i-enjoy ka pa rin ba? Lord, baka makalampas eh. Diba? Church, believers, unang-una, are united in love. Sabi nga po natin ng malakas, grabe. Tawag na, hagik-gik yung kaaway sa malayo. United kaya yung FCC family? Ang sabi ng verse 44, all the believers were together and had everything in common. Ang lahat ng mga mananampalataya ay nagsasama-sama sa isang adikain. Try to imagine this church. Di po ba? Ang Church of Acts, nung nagkaroon na ng pandemic, edi nagkaroon si problema, nagkakaduadan. Hindi na kanya-kanya. Are you there? So, ibig sabihin, ang bawat mananampalataya because of the Father's love, united. Sabi nga ng quotation, united we stand, divided we fall. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya ay hindi apektado ng anumang klase ng sitwasyon. Instead, they unite themselves. Naroon yung word na togetherness. Nagsasama-sama ang mga mananampalataya sa gitna ng unos. Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Grabe. Marami ng mga pangyayaring naganap sa church nito. But sad to say, may mga pagkakataon, nagsosolo yung mga may problema. Hindi marandaman that there is a FCC family. Di ba?
But I know when I believe, I pray, one of these days, magsasama-sama tayo sa hirap at ginawa. Amen. Alam mo ninyo, naalala ko yung Acts chapter 12, verse 1 to 5, binuli, nagka-problema yung mga lingkod ng Diyos. The church first, because they are united in love, they unite in prayer. Sabi nga po natin, prayer. Prayer. Make it louder. Prayer. Grabe, panalangin, napakadaling sabihin, pero kaminsan kinatatamaran. Ang prayer ay pakipag-ugnayan sa Diyos. Ang prayer ay pakipag-fellowship sa Diyos. Ang prayer ay pagbulusok ng mga pagtugon ng Diyos sa atin. In this passage of the Word of God, hindi uso yung kanya-kanya. Kailangan po yung tinatawag na togetherness. May problema ang isa, problema ng lahat. Ano yung salawikain na ito? Isa para sa lahat, lahat para sa isa. Diba? Kung minsan, maraming parent, Tagalog yung parent, magugulang. Diba? Magulang. Ayaw niyang maghirap, gusto lang niyang makinabang. Maraming tao gustong tumanggap lang, pero ayaw magsakripisyo. Ang tawag dito ay parent. Magulang. Tignan mo nga yung katabi mo. Bata-bata pa lang, magulang na. Diba? Grabe. But in the book of Acts, take note, in the midst of storm, they are united. Nagsasama-sama. Hindi yung watak-watak. Sa maayos na sitwasyon, kasama mo. Pero kapag sakripisyo na, wala na siya. Church, ang hamon ng Diyos sa atin, because they are united in love, patuloy po tayong magsama-sama sa panalangin. Yes, God is hearing us, even though we are praying individually. But there are passages in the Word of God when the body of Christ, when the believers united, God answers those believers automatically. Di ba? Kagad-agad, naroon yung tugon. Why? Because yung mga mananampalataya din nagsosolo-solo. Nagsasama-sama. Hinuhuli yung mga lingkod ng Diyos sa Acts chapter 12. Pero ang mga believers, hindi natakot. Anong ginawa nila? Nagkaisa. Nagsama-sama sa panalangin. Isang hamon sa atin, church, na kapag tayo nagsasama-sama sa panalangin, something good will going to happen. Ikalawa, nagsasama-sama sa panalangin. Ikalawa, in provision. Hindi sila, kung natin Ilocano, naimo. Hello, kung na yun man, imo. Yung mga kabataan, yung mga wala yung asawa, sila po ay imo. Emotional. Kasi wala yung mga loves nila eh. Pero alam nyo, ang Church of Acts, wala pong nagutom. Sila po, anumang mayroon sila,
bukas ang kalalampalan. Hello? Awan ayay ilimlimid na. Di ba? Alimbawa, kapag merong kang dumating na blessing, di ba, pag may dala yung tao na yan, may, alimbawa, siya po ay galing ng ibang bansa, pupunta sa iyo, at alam mo, may padala siya, itatago mo siya agad. Hindi ganun. Di ba? Ibig sabihin, lantaran, walang itinatago. Meron bang ganito dito? Kapag may blessing siya, tahimik, tapos sa one table kang bibig na, huwag man ang kwartak. Di ba? O reno at da. Tiyayab, dahiti nga tao, all bold. Amen? Sabi mo nga yung katabi mo, at the kwartam, kunang kanya na. Makitam. Yan ba din sungsung batam? Salsud lang. Ayaw ko na po nung sagot para ko na magsinungaling. Okay? Narigatan. Okay. So, in these passages of the Word of God, nakaka-encourage naman, whatever provision God entrusted to them, hindi po nila sinosolo. Pag alam nilang may problema yung isa, open yung kanilang mga palad para tumulong. No, muna nga awan masidana, kaya nyo po kaya yon? No, pag alam mong wala siyang ulam, may isang kilo tayo ginatang mo, kaya mo nga ito tayo one port? Ha? Amen? Kano? Sinami pa yung rabi, di ba? So, ibig sabihin, they are united in love in terms of provision, walang problema. Sabi ng mga Bisaya, why kasot? Bye. Tama ba yung Bisaya ko? Okay. Walang problema. Kasi they are generous in lifestyle. Kapatid, kay Kristo, united in love means also, you're united in purpose. Ito yung maganda sa mga mananampalataya, maging yung layunin nila sa Diyos, sa buhay, ay nagkakaisa. Ano ba yung layunin natin? As believers, una, to exalt the name of the Lord alone. Bigyan ng karangalan, papuri, pagkilala ang pangalan ng Ama lamang, hindi ikaw ang bida. Ang bida sa buhay natin ay walang iba kundi ang Diyos. Our purpose in life as one is to exalt the name of the Lord. Ikalawa, bahaginan. Evangelize others. At ikatlo, to extend help. Like this Church of Acts. Ang Church of Acts, kung titignan na po natin, wala pong problema ang gawat. Kasi yung mga meron, they extend their help for them. Di po ba? Tayo po ba, malaki ba problema ng iba? Yung iba naman kasi, kailangan pang manghula. Sabi mo naman kasi, kung nasa unos ka ng buhay mo, at ipapanalangin ng body, sabi mo naman kasi kung ano yung problema, para masamahan ka sa problema, hindi ka naghihimutok. Nagkriga, mong aminti marikriga. Di ba? Sinosolo mo yung problema na pwede naman masolve na dahil meron kang pamilya. Ang mga kapamilya, hindi manghuhula. Diba? Sa Quiapo, maraming manghuhula. Quiapo Church. Pero ang bawat isa ng panahon na yon,
Pero, nagtutulungan. Ang maganda sa kanila, mayroon silang sense of discernment. Alam mo nang nangihina yung kapatid mo, nagadaalam ti mata na ti bisinan, di ba? Awan pala makikitam. Kurati Ilocano, nagmata ka nga dudun. Awan, iti, wala kang pilik mata, wala kang, wala alang talukap yung mata mo, wala kang nakikita, kundi si ako, ecology ang tawag doon. Di ba? Kapatid kay Kristo, ang sabi po ng Biblia, Psalms 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa't sama-samang magkakapatid. Hello, masaya ba kayo sa buhay niyo, nagsosolo? Yes, masarap yung ulam mo. Masarap yung buhay mo. Diba? Yes, nasa iyo halos lahat. Diba? Nang gusto mo sa buhay mo, kakain mo mayamang lalaki, di ba? Nakasama ni Lazarus. Lahat, halos nando sa paligid niya, kapangyarihan, pananalapi, nang namatay. Ay, itibiyag na. Kawawa siya. Di ba? Hindi na siya masaya. Kasi pansamantal lang yung mga bagay ng mga material sa mundong ito. But if we are united in love, ayaw mo ba na napagising mo kahit natutulog ka? Tingnan mo yung partner mo na natutulog. Nakangiti ba? Si Brother Mike ba, Sister Juliet, nakangiti ba yan pag natutulog? Hello? O nakasimangot? Okay. Hindi natin alam, but if we live, pag tayo mabubuhay, sa pagkakaisa na may pag-ibig ng Ama, magiging maligaya tayo. Whatever situation we are facing this world, magiging mapayapa, maayos, masaya ang bawat isa. Kasi hindi tayo nag-iisa. Ikalawa, ang mga mananampalataya sa Church of Acts, they have unselfish love. Ano bang klaseng pag-ibig meron ka? Ibagbagam nga ay etem ti padam, yam nap nuwang kamat iti pungtot. Puno ka ng galit. Lagi ka nakasimangot. Di ba? Sino yung mga nakasimangot dito ngayon? Tignan mo. Isa lang ibig sabihin yan, wala siyang pera. Di ba? Unselfish love. Ano bang sabi ng verse 45? Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Ito yung ayaw na ayaw mapakinggan nung maraming ari-arian. Di ba? Ito yung mga ayaw mapakinggan ng mga wala silang ano, naiimot. Diba? Ito yung mga lumalabas. Meron tayong member, dumadalo dati dito pagdating ng offering, nagpupunta ng CR. Diba? Tingnan nga ninyo kasi yung mga nandun sa CR. Okay. So, dito, kung anong mayroon sila, for the body of Christ, for the body of believers, nagbebenta sila. Alam niyo po, nung si Pastor Ignacio, nung unang nagkasakit, naoperahan ng gallbladder, pumunta kami sa isang kapatid. Alam namin, mayroon siya, may kaya siya, kasi maganda yung bahay niya. Together with Pastor Saldi, dalawa kami, pinunta namin, alam mo kapatid, si Pastor Ignacio ay naoperahan. At ang masakit dito, siya ay nataningan na ng doktor. Ha? Ganun po, Pastor? Ilan taon na lang po? 100 years na lang.
Hindi, joke, sabi namin sa kanya. Kulang yung pera niya, hindi siya makalabas. Hay! Sabi ng sister na to, wala akong cash, pastor. Ang meron ako, lumabas siya, punta ng kwarto. Inilabas po lahat ng alaas niya sa supot, ibinuhos niya. Gabunton na mga gintong alaas. Nagtingin ng kami ni Pastor Saldi. Kuha na rin tayo ng sa atin. Diba? Dami. Dami, oh. Pero nagbibiro lang kami. Kinuha lang namin yung isa na porcelas na ginto. Pwede na po ito. Hello? Hindi kaya kulang yan. Dagdagan niyo pa po. Tama na to. Okay na to. Sasapat na to. Church! Kaya niyo ba yun? Diba? Yung isusubo mo na lang, pambili mo ng bagong damit, hindi mo muna, hindi, marami pa namang araw, itutulong ko muna ito. Knock-knock. Kaya, random ito sa mga mananampalataya. Kasi we are investing in heaven. Bakit di mo isipin kaya hanggang kailan ka mabubuhay sa mundong ito? 80 years? Praise God, pag inabot mo yan. Pero, darating ka sa hangganan. Wala. Hubad kang pumarito, hubad ka rin aalis. Hindi mo madadala yung mga titulo. Nakakita na kayo ng mga yung ibang reliyon, nagpabaon ng titulo doon sa Nietzsche? Hindi, wala. Pababaunan nila ng 50 pesos, ng 100. Kasi magaan lang yon. Pero yung mga bagong sapatos, alahas, pinababaon po ba? Hindi. Kasi mahalaga sa kanila yon. But in this passage of the Word of God, there is what we call sharing a blessing. Yung pagbibigayan, di ba? Yung bawat isa sa atin, kung mayroon ka, uy, ikakman ni Pastor na birthday na. Hoy, si problema, madinaan mo no kano, December sa birthday na ako na no. Diba? Ibig sabihin, sabi na ni Secretary kung kailan, tanongin nyo. So, ang punto rito, willing, yung willingness. Bukas ang puso, maluwag sa dibdib. Na nagbibigay. One time, umaten po ang church natin sa Manila, Word of Hope. Hindi ko alam kung dito pa ako sa ibang church. Nagkaroon ng offering sa church ng Alcala. Nagkaroon ng offering isang nanay patapos ng offering. Lumapit sa akin, Pastor, may problema ako. Ano yan, sister? Nagkamali ako ng hulog. Yung 500 na hulog ko, 50 pesos na lang natira. Wala na akong pera. Hello? Ganon po ba tayo? Yung pagbibigay mo, hindi galing sa puso. Oreno, madi ka kumapakawanan, hindi ka sana kita pakakawalan, upa tagit itlog ka. Ngayon ka po sa birthday ni Pastor, itlog ka. Huwag mo na lang siyang ibigay. Okay? Kasi masakit naman yung loob mo yung mawala agad itlog. Tangamin mawanan ka si Daminal daw aldaw. Okay? Hello? Kapatid kay Kristo, ang mga anak ng Diyos, mananampalataya, meron silang tinatawag na unselfish love.
nandun yung willingness to share what they have. Diba? Walang madamot na anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ibagamti kadinam, walang madamot na anak ng Diyos. Isa pa, tanda na mata ko nam. Grabe! Diba? These people, ang mga taong ito, nakaka-amaze because kaya nilang ibenta yung kanilang ari-arian para sa kapatiran. Diba? Kaya nilang magsakripisyo para sa kapatiran. They sell everything para walang magutom. Ikalawa, not only sharing, but serving one another. Walang edukada, walang mayaman, walang mahirap. Lahat ay naglilingkuran. Take note, lahat ay nagtutulungan. Sa hirap at ginhawa, walang boss. Are you there? Ibig sabihin, napakapalad natin in this church kasi kung ano yung kakayanan mo, pwede mo itong ipagkamit for the body of Christ. Diba? Napakapalad natin kay Sir Jera, lumalabas na yung kanyang boses. Inilalabas niya na yung kanyang potential. Sa pag-awit, tinitrain siya ng Panginoon. At baka gumawa yun ng mga kanta sa susunod. Diba? At siyempre, proud tayo bilang kapamilya niya. Kapatid kay Kristo, ang lahat ng mga mananampalataya that time ay mayroong tinatawag na unselfish love. Walang selfishness, mayroong self-denial. Yung kaya nilang, sabi ng iba, ikidam mo, talmaitid mo, madiktibagbaga mo at imulagat mo, di ba? Para makita mo. Sa atin kasi, na mga mananampalataya, sabi nga, ang tingin sa akin ng marami, ang aking support dito is 100,000. Mayaman si Pastor James kasi hindi mahirap sa atin ang tumulong. Magbigay. Normal sa atin ang magbigay. Madingan na imot na kiti anak ni Apo Diyos. Taamuda, alam nila, nag-iimbes sila sa langit at si Lord, kini Apo Diyos, ibabalik ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya nga, sabi niya, God loves a cheerful giver. Mahal na mahal ni Lord kapag mapagbigay at random po ng mga magkakapatid nito sa Book of Acts, yung word na pag-ibig, nagbibigayan sila. And they are serving one another. Kahit na maayos yung pakirandam, napakabilib ko kay Congressman Rivera, yung pong sa Sibak. Napaka-servant niya kasama ng kanyang asawa. Kumain na ba kayo, pastor? Talagang lilingkod siya sa mga pastor. Yung maraming mga pastor, dinala niya sa Mall of Asia. Ibinili niya ng barong, nasama ako, kaya nakabarong ako. Hindi, tatamang pa ilang nakabarong ni pastor, wala yung siguro. Di ba? Galing sa kanya, naglingkod siya. Hindi niya iniisip na congressman siya. Di ba? What about us? Church? Kayo ba? Ganon din po ba tayo? Hindi po siya bumili nito, hindi niya binabanggit ang sibak, kundi yung pagiging pastor niya. Ang punto rito, hindi siya nag-aantay ng kapalit. Hindi niya kami inihimok sa grupo niya. Okay lang yon, narito tayo bilang mga pastor. Are you there, church? Minsan, tignan mo yung sarili mo.
Sobra ba ang taas ng tingin mo ng sarili mo? Hindi mo na kayang bumaba. Dinaturuan tayo ni Lord this morning to serve one another. Maging servant tayo. Hindi yung parent ka, magulang, di ba? Nakaupo ka lang. Okay lang pag matanda ka na. Okay lang pag talagang iba naman talaga yung katawagan mo. Kaya nga sa atin, bawal ang judgmental. Di ba? We cannot judge anyone. Only God can judge everyone. Di ba? Kaya nga sa atin, whatever gift that God entrusted to us, eh gamitin mo. Huwag mong gamitin yan na ikumpara sa iba. Ipinagkatiwala ni Lord ang lahat ng mga ministerial gifts na yan upang tayo ay mag-enjoy sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, unselfish love ay meron pong tinatawag na sharing, a blessing, serving everyone, di ba? Others, ikatlo, sacrificing because of God, because of the love of God. Meron yun eh, yung sacrifice. Naalala ko po nung si Matandang Lusano, yung pong tobero, remember him? Yung tatay ni Roy, yung mga ipalpalok si Tubo. Hindi ko sila kamag-anak, hindi ko sila member, nakilala ko lang. Nakita ko, marami siyang problema sa leeg, marami siyang sis. Biruin nyo, dinala ko po siya sa PGH Manila, noong panahon na yon. Ako po yung nagtutulak sa wheelchair sa kanya. Nakikita ng mga tao, sabay senyo sa akin, tatay mo. Ilang tao yun, tatay mo. Hindi. Sabi ko, hindi ko kamukha eh, di ba? Why? Because of unselfish love. Amen? Amen. Kasi kaya kong nagpapasalamat ko kay Lord kasi yung effort na ginagawa ko, hindi para sa pamilya ko, hindi para sa sarili ko, kundi para sa Diyos. Kaya hindi lang ako makakalimutan. Di ba? Pero hindi ako nagpapalit ng naghanap ng kapalit. Ginawa ko yon dahil mayroong pag-ibig sa puso ko. Sana ganito rin yung mga kandidato, ano? Bigla akong naalala. So, ano bang sinasabi ng Biblia? Galatians 2:20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen! Ito si Apostol Pablo. Self-denial. Hindi na siya ang nabubuhay. Unselfish love. Tayo ba, sino bang nabubuhay sa buhay natin? Si Lord ba? O tayo pa rin? Mapride. Humble ka pa rin? Hindi kasi pwedeng tanungin, humble ka ba? Napaka-humble ko. Hindi pwede kasing sagutin eh, di ba? Kasi yung epekto, resulta ng buhay mo, doon makikita kung humble ka. Church. This church of Acts has unselfish love. Kaya niyo ba yan? Kaya ba natin yan? Na bilang iisang katawan, random tayo. Dito ba sa church na to, random pa rin pa ba tayo? We have many projects, vision, in this church. But the question is, random pa rin ba yung presence mo bilang isang pamilya?
Merong mga kasama tayo sa pamilya, hindi mo maramdaman ang presensya niya. Bakit? Kasi katuga siya. Kain, tulog, gala. Meron ba nun sa pamilya natin? Na kumakain lang, hindi man lang marunong maglinis ng bahay? Hindi man lang marunong maghugas ng plato? Kain. Tapos, randam mo rin ba na ang haba ng tulog niya? Tulog ng tulog. Orela lumluntag si mata na. Tapos, gala ng gala. Ang tawag doon, katuga. Tignan mo yung katabi mo, may katuga ba dito? Di ba? Church! Ikatlong punto, ang unchangeable love. Ano bang sabi ng verse 46 sa Tagalog? Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Pansinin natin, church. Araw-araw, hello, saan sila nagkakatipon? Sa templo. Sabi nga po natin sa templo. Sa panahon natin, church. Ilang beses? Araw-araw. Tama. Diba? Sabi ni Raven. Araw-araw. Nagkakatipon sa templo. Hindi pinag-uusapan ng Sunday. Sa atin nga, Lord's Day. Kaya lang, Lord's hour na nga, hindi pa tayo faithful. Ilang oras ba tayo nagkakatipon sa church? Ilang oras? Dalawa, tatlo. Lord's Day ba yan? Hindi. Lord's hour lang. Diba? But in this passage of the Word of God reminds us that the body of Christ gather every day. They are enjoying the presence of God. Tayo po ba, random mo ba yung presence ni Lord? Tinatakbuhan mo yung presence ni Lord, na-bless ka, wow, ang ganda ng pakiramdam. Laglagi po, hindi ka pa napagprito si Galunggong, di ba? So, dadaras ka gawin, hindi ka pinakaluto, di ba? If we really experience the love of God, grabe, in church na ito, iba. Aradya de la Rodan, ijay templo, nag-care group na pa ijay balayda. Knock-knock. Kumakain, nagsasalo-salo pa rin sila sa bahay nila. Nagko-communion pa rin sila sa bahay nila. Hindi natapos sa kapilya, idinutuloy-tuloy nila yung kanilang gathering sa loob ng kanilang mga tahanan. Ganun po ba tayo? Kailan lang po ba tayo nakikita-kita? Knock-knock. Every Sunday lang. Lord's hour pa. Hindi Lord's Day. Kaya kapatid kay Kristo, napakalaking hamon, pagpapala sa atin, that we can inculcate this example na binibigay ng Biblia sa ating mga puso na ang mga mananampalataya, when they gather because of God's love, wala, hindi tinatanong yung oras. Uso na po ba yung relo noon? Wala pa. Kaya maganda kung walang relo, no? Kasi hindi mo titignan yung oras ni Aldawan. Kapatid, napakagaling. Kasi yung ginagawa nila is everyday practice. Yung pong love
ng Ama, kita araw-araw. Naknak, minsan may mga pagkakataon. O, marami yung pagkakataon, takot lumapit sa yung tao. Apay, nakaungungot sa rupam. Di ba? But these believers, I believe, because the love of God dwells in their hearts, nagre-reflect, di ba? Yung pag-ibig ng Diyos sa buhay nila. If we carry the love of God in our lives, church, random ito ng kapwa mo. Random ito ng mga kasambahay mo. Random ito ng barangay mo. Why? Because God's love penetrates our hearts. Di ba? In everyday practice na ginagawa mo, dahil yung pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, unchangeable, hindi nagbabago, araw-araw random sa'yo yung pag-ibig ng Diyos, maraming nabibless. Anong mayroon siya na wala ko? Kasi these people, di ba ba? Sila po ay, ano yung number two? Bakit? Louder. Embraces. Sabi nga po natin, embraces. God's love. Niyakap nila. Ipinabuhay nila ang pag-ibig ng Ama. Tayo po ba, ipinamumuhay natin yung pag-ibig ng Ama? Hello? Random ba talaga yung pag-ibig ng Ama sa buhay mo? Random mo yan pag may pag-ibig ka ng Ama, pag meron ka ng mga bagay-bagay sa buhay. Kasi hindi talaga maiiwasan na hindi ka magkaloob, magbahagi kapag puno ka ng pagpapala. Amen. Yung amin pong Kabayan Hotel na tinaran sa Pasay ay pag-aari ng isang mananampalataya, Raiden King, isang negosyante na mananampalataya na naglilid, nagsililingkod sa mga kapastoran. Meron din siyang hotel sa Palawan, meron din siyang island sa Palawan. Nakapunta na po ako doon kasi nga as the chairman of the province, nagkakaroon ng gathering na tinatawag na Bishop's Conference. Kaya nakakadalo ko, nationwide, kasama yung mga bishop, tinitreat kami, nakatira kami sa hotel, masarap mga pagkain, lahat. Kasi random namin yung pagmamahal ng taong ito. Hindi siya madamot. And this man encourages others. Ang mga tao sa Acts, they encourage one another. Nagiging kalakasan ng bawat isa yung kapwa nilang mananampalataya. Nakayan pa po ba kaya? Ang tanong dito, kayo ba ay kalakasan ng kapwa niyo mananampalataya? O kayo ay katitisuran ng kapwa niyo mananampalataya? Bilang hamon ng Diyos sa atin. Church, activate our lives in love. Yung pong pag-ibig, yung pag-ibig na mayroon tayo sa buhay, i-activate mo na. Ibig sabihin, kapatid, ibig sabihin, marandaman ka na ng pamilya mo. Ibig sabihin ng activation, marandaman ka na ng mga kapitbahay mo. Ibig sabihin, marandaman ka na
maging na iglesia mo lang. Ba't di mo simulan? Huwag ka nang maging makasarili. Ikalawa, align our lives in love. Kung namamali yung takbo ng buhay mo, idiretso mo na. Malapit na si Lord. Lahat ng mga palatandaan ng Biblia, nandito na. Pero until now, likaw pa rin yung takbo ng pag-ibig mo, makasarili ka pa rin. Awang-awa sa sarili. We are one family. I-align natin ang pagmamahal na ito na sa puso natin bilang anak ng Diyos. Ikatlong hamon ng Diyos, avail our lives for love. God will use us to others. Like this Church of Acts, God used these believers for the need of others. Ano man yung expertise mo, ano man yung tinatangkilik mo, ano man yung buhay mayroon tayo, ipagkakait mo pa ba? Church! Jesus is coming very soon. Padating na si Lord, alanganin pa rin yung buhay natin. Avail our lives for love. Nandyan ang Diyos. Hindi kanya pababayaan. Tayo po ay lumapit sa kanya sa oras nito. Hallelujah! Amang banal na dakila sa lahat, there are times in our lives ay nasayang, wasted because of selfishness. Lord, cleanse us. 2,000 years ago, namatay ka sa krus. Kasama ang selfishness nito sa mga nagpahirap sa iyo sa krus ng Kalbarya. And right now, right here, we surrender to you everything. Lord! Wala kang iiwanan. Gusto po namin maging kalugod-lugod sa iyo. Daluyan ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng pagmamalasakitan sa mundong ito. Lord, make us a channel of love na galing sa iyo. Hayaan mo, Lord, na ang pag-ibig na ito ay magliwanag sa buhay namin. Ibinabalik namin ang papuri sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah! Salamat po sa oportunidad. We experience, we receive your love, our lives. In Jesus' name, Amen. Amen. Palapakan natin si Lord.